Guys, advice ko lang sa mga mahihilig sa online shopping. Ayan, mayroon akong bad experience dito ngayon. At ito yung aking natutunan. Guys, huwag niyong i-receive yung isang parcel or yung package na walang return address or yung sender. Ayan, katulad nito guys. Yung sender niya is Facebook. Itong items na to guys, in-order ko through Facebook ads. At ito yung masaklap na nangyari. Guys, unboxing muna tayo. Ito ay kararating lang at ito nga ay COD worth 1,680. So, tingnan nyo guys kung ano itong aking in-order. Dito yung puto ko. Ano po? Dito. Ito guys ay in-order ko through Facebook ads. Ayan, at ito nga ay multi-purpose pre-shop cooker. So, check natin guys kung okay ba. Pwede pa rin po ba? So, ayan guys, ito yung itsura. Ayan, ito yung stand. Ay! Ano ba yan? Ala, ano to? Balita, saan to? Ay! Ala, may sira. Bakit ito natatanggal? Ano to? Ito may bilog. Ano to? Bulitas. Ayan. Ano? Bakit ganun? Bakit ito natatanggal? Damage. So, ayan guys, may damage na kaagad doon sa lock ng lid. Ayan. Ayan, okay. Paano kaya ito? Ang ganyan, dapat ganito, oh, naka-steady dapat. Ayan. Ito naman yung takip. Okay yung takip. Ayan, maganda, walang problema, walang gas-gas. Ganun din yung katawan. Ito lang talaga guys, oh, ayan. So, ito yung likuran ng, pressure cooker. Ito ay para sa induction at saka sa ordinary gas stove. So, ayan guys. So, tingnan nyo to. Itsura. Ayan. Dapat ganito. Ayan. So, ito, hindi siya nakastady. Natatanggal. Kaya nagulat ako kanina bakit may natanggal na bilog. Ano tawag yan? Bulitas. At ayan, o. Oh, tingnan nyo. So, dapat nakastady lang to. So, ito guys ay sira. Yan. Ano kayang gagawin ko dito? Nakaka-disappoint. Dapat kasi ito guys. Kung ito, oh. Yun. So, ipabalik ko to sa seller. Ayan. Check ko doon sa box. Ayan. Ganda sana guys, oh. Nakaka-disappoint ako dito sa sira niya. So, bali, check ko na lang guys doon sa delivery sa seller. Para maibalik ko to. Ayan. Titext ko yung JNT kung paano yung process. Dapat kasi guys, ito. Ayan. Ito yung mga maliliit na pieces na hindi ko naman pinansin kanina. Kala ko kung mga ano lang yan. Ayan guys, at dahil nga damage yung aking na-receive, hindi ko siya maibalik. Kasi chineck ko guys yung kanilang website. Yung kanilang phone number na nakalagay dun sa kanilang kunwari ay contact numbers, guys, hindi makontak. Ngayon, dito naman sa parcel, Facebook lang ang nakalagay. Walang return address, walang company address. So, pagka na-receive nyo guys ay ganito at ang nakalagay lang ay Facebook, huwag nyo na lang tanggapin kasi pagka may sira yan guys,
hindi nyo na maibabalik kasi wala na kayong makontak kung kanino nyo ibabalik. Ito yung aking experience ngayon na gusto ko rin i-share sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga dapat nyong iwasan. Guys, bihira lang ako mag-order online. At medyo na-disappoint ako dito sa product dahil may damage at hindi ko siya maibalik. Tumawag ako sa nag-deliver sa akin kanina guys sa JNT. At ang sabi sa akin, kontakin ko daw yung seller. So nag-check ako doon guys sa kanyang website. May nakita akong phone number. Pero yung phone number niya, 10 digits lang. Hindi siya makontak at hindi mo maibalik. Kasi nga, walang address or walang return address kung sino yung seller. Ayan guys, so malinaw. Facebook lang ang sender. Sa laki ng Facebook, kanino ko to ibabalik? So ayan guys, sana may matutunan kayo dito sa aking experience for today. At sana magiging gabay rin to or lesson sa mga mahilig sa online shopping. Thank you for watching and see you again on my next vlog.